Alas, Ginawang uod yung Katapat. Margarito, Walang Bilib ang Mexican sayo. Canelo Alvarez, eto nga't pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Mabagat na laban ang aasahan. Balita sa mga pambato na isasalang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Niño Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing ang pahayag ni Antonio Margarito patungkol sa kababayan nito na si Canelo Alvarez. Sinabi nga nito na hindi naman dekalidad na boksingero ang nilalabanan nito at tinatalo. Ayon pa sa kanya, ay kaya hindi sila bilib na mga Meksikano kay Canelo Alvarez ay dahil walang pangalan at hindi malalakas na boksingero ang nakakatapat nito. Kaya kung gusto ni Alvarez na respetuhin siya ng mga kapwa Meksikan ay kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili sa paglaban at pagtalo sa mga dekalibring boksingero ngayon. At nainis din ang kababayan nito sa kanya noong sabihin ni Canelo Alvarez na hindi siya lalaban sa kapwa Mexican fighter sa kadahilanan na sa kababayan niya ito. Kasi nag-utos noon ng WBC na depensahan ni Alvarez ang hawak nitong titulo na super middleweight belt sa kanyang mandatory challenger na kapwa Mexican din na si David Benavides. Sa bagay, may point naman si Margarito dito. Dahil nung sinubukan ni Canelo Alvarez na labanan si Dimitri Bibol ay tila pinaglaruan lang ito sa ibabaw ng ring at natalo. Kaya naman kailangan pa na may mapatunayan ito para makakuha ng respeto sa mga boxing fans sa Mexico. Sa kabilang balita naman tayo mga kaboxing, hanggat walang update kay Quadro Alas, balikan muna natin ang mga previous laban ni Casimero. Tinaguri ang Cobra King ng Mexico na si Ricardo Espinosa Franco. Sa laban na ito ay dedepensahan ni Franco ang hawak nitong WBO Bantamweight Interim Title mula sa tubong ormok Leyte na si Quadro Alas. Si Franco nga po ay may mataas na knockout percentage kaya naman ang sabi ng mga kababayan nito ay early rounds ay matatapos ang laban nila. Pero doon sila nagkamali dahil sa pagring ng bell ay nangibabaw agad si Angas ng Pinas dahil inupakan agad niya ang Cobra King na si Ricardo na nagmistulang maliit na uod lang ito. Pero ganun pa man ay nakikipagsabayan pa din si Ricardo kay Casimero. Pero malamang ay napaisip din ang Meksikano dahil parang hindi tinatablan si Angas ng Pinas ng malalakas na suntok nito. Sa round 6 nga ay pinabaksak na ito ni Casimero. Pero hahanga ka kay Ricardo dahil tumayo at nakipagsabayan pa din ang suntok. Pero noong napansin na ni Casimero na nakukuha niya na ang tiyempo, pagdating ng round 12 ay pinabaksak pa ulit si Ricardo. Kaya naman sunod-sunod na malalakas na suntok ang pinakawala ni Casimero hanggang hininto na nga ito ng referee. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. At syempre, shoutout nga pong muli sa mga boxing fans dyan. Marami po salamat sa pagsuporta. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!